Scorpio, tingnan naman po natin kung ano yung mensahe sa inyo ngayong first quarter of 2023. Para sa iyo to, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus, tingnan po natin. Pero keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded sa mga gusto pong magpa-private reading. Makikita nyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below. Tarot Intentions by Alian Ray. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. So, tignan na po natin ano ba yung mensahe para sa iyo, Scorpio. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus for January, February, and March. Spirit Guide, tignan natin. January. Strategy. February. Nakabaliktad pala. March. Spirit Guide. Okay. Indecision. So, tignan natin. Scorpio, ano ang mensahe para sa'yo ngayong January pagdating sa iyong trabaho, kaperahan, at negosyo? Tignan po natin. Spirit Guide. Ano po itong strategy? Okay, Queen of Wands. So, di ba may inaaral ka dito? So, there is planning. Yung iba po sa inyo, ano ba itong pinaplano ninyo pagdating sa inyong trabaho? Or yung iba sa inyo, parang nasa planning, some of you, nasa planning stage. Or more on, kayo yung, pwede yung trabaho ninyo is more kayo yung nagpa-plan. Okay? So, ano bang strategy ang gagamitin nyo ngayon? Ano bang approach ngayong January ang gagawin ninyo? Para sabihin natin, mas gumanda yung takbo ng inyong trabaho. Okay? So, ito, tingnan mo. Madaming may inspire sa'yo dito sa trabaho. Pwedeng madaming gagaya dun sa approach na gagawin mo, Scorpio, pagdating dito sa pag-handle mo ng iyong trabaho. Yun yung nakikita ko sa'yo dito. So, madaming hahanga sa'yo. Pwede rin na madami kang calls na marireceive, calls, emails, messages, na parang yung iba sa inyo susulitin kayo. Ayun yung nakikita ko dito. So, ibig sabihin, magaling kayo, Scorpio, pagdating dito sa inyong chosen career, sa inyong path. Kaya ito, parang madaming nagkakagusto, okay, sa'yo na makuha ka ba? Makuha yung talent mo. I mean, makuha ka mismo para dun sa kanilang business, sa own benefits ng isang company na ito. Yun yung nakikita ko dito. At pagdating naman sa iyong kaperahan, ayan, so, yung iba po sa inyo medyo magiging magastos talaga kayo ngayong month na ito, January. O, dahil nga siguro, dahil nag-New Year, ba? Diba? So, yung iba sa inyo, ayan, sa mga susunod pa ng mga araw nitong January, kayo po ay medyo magiging magastos talaga. So, sabi sa inyo dito, planuhin talaga ninyo. Planuhin ninyo mabuti kung saan nyo ba dadalhin yung money ninyo, Scorpio. Pwede kasi na mayroon ditong, meron pang ibang celebration kayo nagagawin. Okay, pwedeng isa sa family members ninyo, baka magba-birthday, o kaya naman baka may ikakasal. So, medyo may gastos pa rin talaga kayo doon, yun yung nakikita ko dito. So, ano bang strategy ninyo para mas makatipid ngayong buwan na ito? So, be mindful po sa inyong expenses. Tapos, pagdating naman sa inyong negosyo, nakikita ko din dito na mas magiging angat yung negosyo ninyo ngayon. So, pwede po na meron talaga ditong papatok ngayong January sa inyong negosyo or sa inyong product. Kung ano man itong binibenta ninyo, Scorpio, magiging okay talaga siya. Madaming gagaya sa inyo. Parang kayo yung magiging pioneer dito sa isang produkto na to, okay? Pwedeng sabihin natin, may invento mo yung isang produkto na to, kaya naman galing siya from, kunwari, some of you, Singapore, tapos galing yung product na yun doon, tapos dadalhin mo dito sa Pinas. Parang ganyan yung nakikita ko dito. So, basta kayo yung magiging pioneer at madaming gagaya nung strategy ninyo or mismo nung products ninyo. So, ganun talaga sa negosyo. Madaming kakompetensya, pero yan, galingan nyo pa po. Pagdating naman sa iyong February, meron tayo ditong hostilities. Okay, tignan natin. So, ingat kayo kasi baka mapaaway kayo dito. Scorpio, ngayong love month. Ayan, tignan natin. Ano po ang mensahe natin kay Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide? Mayroon tayo ditong Ace of Cups. Ayun, kaya pala. Kaya yung iba sa inyo, mapapaaway kayo pagdating sa inyong trabaho kasi medyo magiging emotional kayo dito. At saka, nakikita ko din dito, Scorpio, pagdating sa trabaho ninyo, pwede kasing may mga offers dito. Actually, ito yung hinihintay ninyo na offer. Kaya lang kasi, pwede yung iba sa inyo, naka-oo na kayo dun sa isang, kunari, sa isang company.
kunwari nag-apply kayo, 'di ba? Naka-oo na kayo dun sa isang company. Final interview niyo na ninyo or tapos na nga yung final interview, natanggap ka na talaga, tapos tsaka tumawag yung dream company mo. Okay, or yung dream sa dream job mo, ganyan. So parang ito ngayon, nahihirapan kang mamili. Okay, kasi pwedeng nakapirma ka na dito, tapos tsaka pa dumating. So yung iba sa inyo, medyo malulungkot kayo, manghihinayang talaga kayo. Yun yung nararamdaman ko pagdating dito sa inyong trabaho. Pero give this a chance, malay mo mas mag-excel ka pa dito sa tinanggap mong trabaho. Okay, ngayong February, yung iba po sa inyo. At ingat din kayo, ayun nga kasi 'di ba may mga strategies kayo dito, madami nga kasing gagaya. Kaya parang ito, parang alam mo 'yun, masasaktan yung iba sa inyo. Yes though, yes that meron talagang competition, pero syempre dahil idea mo kasi 'yun, 'di ba, pagdating sa trabaho. So parang ginagaya na lang. Parang yung iba nga walang paalam sa iyo. Kaya parang medyo magdaramdam ka dito. Pero Scorpio, huwag kang magdamdam kasi part nga 'yan ng trabaho. Okay, at saka may mga tao talaga na ganyan. Parang, you know, hindi ka nila nire-respeto. And then, hayaan mo sila. Okay, edi, pabayaan mo sila kung yun yung gusto nilang gawin. Basta ikaw mag-focus ka dito sa trabaho mo. Kasi madami pang opportunities na darating sa'yo. Okay? Tapos, pagdating naman sa iyong kaperahan, ayan. So, yung iba po sa inyo, nako. Parang wala nang makakalapit sa inyo, Scorpio. Alam mo yun, fed up na kayo sa mga tao na nang hiram sa inyo ng pera, tas umuulit-ulit, tas hindi naman nagbabayad, ganyan. So, nakikita ko dito na talagang, pero may emotion pa rin, pero itatago nyo na kasi yun eh. Mas magiging matalino na kayo sa pag-handle ng finances ninyo ngayong love month. Yung iba naman po sa inyo, ayan, pwede na, okay, diba, medyo naghihigpit na nga kayo ng sinturon pagdating sa ibang tao. Pero pagdating sa sarili ninyo, nakikita ko sa inyo dito, Scorpio, na ibibigay ninyo yung hilig ninyo ngayong love month, ngayong Feb. So, yan naman yung maganda kasi ibig sabihin niya, nagpo-focus ka sa sarili mo. Okay, minamahal mo yung sarili mo. Pinapamper mo yung sarili mo. At pagdating naman sa inyong negosyo, ingat lang din po kasi pwede rin na may makaaway kayo dito. Okay, so double check nyo talaga yung mga products ninyo kapag dinideliver na ninyo, ganyan. Kasi pwedeng mayroong manira sa inyo dito. Okay, basta pwedeng meron kayong makasagutan na client ninyo. So medyo maging maingat kayo dito. Maging maingat kayo sa kilos ninyo ngayong February. Okay, so yun lang naman yung sinasabi sa inyo pagdating dito sa business. Kasi syempre, pag nasira kayo sa customer, baka mamaya pagkalat ng customer na yan, or mag-po siya sa page ninyo, mag-review siya, ganyan. Tapos, basta parang sisiraan kayo. At, you know, mga below the belt yung mga sasabihin ng taong to. Which is, hindi makakabuti sa negosyo ninyo. At saka, maaabala ka pa. Malaking abala ito, Scorpio. Kaya, relax. Relax. And, huwag masyadong paganahin yung emosyon. Mas maganda kung isip. Lalo na pagdating sa negosyo. Tingnan po natin ano naman itong indecision ngayong March 2023. Pagdating naman po dito, Spirit Guide, ano po itong indecision pagdating sa life ni Scorpio? Knight of Pentacles. Okay, pagdating ito sa trabaho, yung iba sa inyo pwedeng, ayun nga, nagdadalawang isip na nga kayo dito. Okay, ayun. Pwedeng may two choices kayo dito pagdating sa trabaho. Ayan. So, pwedeng may nag-o-offer nga sa inyo. Meron kayong current job, Scorpio. Tapos, may nag-o-offer sa inyo ng mas malaking halaga ng sweldo. So, parang kayo dito, medyo matitinag kayo dito. I mean, matetempt yung iba sa inyo. Natanggapin yung isang bagay na yun. O yung isang offer na yun. Pero, nasa sa inyo naman po kasi yun kung tatanggapin nyo ba. Nakikita ko kasi sa'yo dito is, kailangan mo talagang pagplanuhan. Okay, you know, talagang pag-isipan mong mabuti yung offer na to. Yes, makakatulong to sa'yo kasi nakikita ko talaga maganda din talaga yung kikitain mo dito. Number 8. Okay? Tapos, pagdating sa finances mo, ayan, meron ka dito mga, yung iba sa inyo parang nagsa-sideline kayo. Okay? Mukhang may mga business, side hustles kayo. Tapos, pwedeng mayroon kang i-give up dito. Scorpio, pagdating sa isa sa mga source of income mo, kasi pwede na magpo-focus ka na lang sa isa, yun yung nakikita ko dito. Pwede kasi na nakikita mo na maganda yung ano dito. Kunwari,
kung ano mang business to, kung ano man tong side hustle mo na to, parang nakikita mo na mas maganda si A, okay? Mas stable yung kita mo kay A kaysa kay B. So, ngayon, parang pipiliin mo si A kasi mas kumikita ka dun eh. So, mas nagiging practical ka lang dito. Pero pwede kasi na dun sa kay hustle, side hustle B, ang nangyayari is nagagastasan ka pa. Sabihin natin, namamasahe ka pa, ganyan. So, parang alam mo yun, buo na sana yung kita mo, nababawasan pa. Which is kay side hustle A, napakaganda ng kinikita mo. Kaya pwedeng yun yung ikikip mo. Okay? So, yun yung nakikita ko pagdating dito sa finances ninyo. Pagdating naman sa negosyo, okay, pwede na ito, meron nagkasabay na order sa inyo that day. Okay? So, pwede kasi na medyo may limit nitong darating na March, medyo nagli-limit kayo ng pa-order ninyo or ng mga, you know, order ninyo, mga products ninyo. So, pwedeng may magkakasabay dito as in sabay-sabay silang nag-message sa'yo. Ngayon, nahirapan ka kung sino ba yung tatanggapin mo. Okay, follow your intuition. Kasi pwede dito mayroong sakit ng ulo. Sabihin natin, napakalaki nga nung orderin nung ano na to, yung halaga ba, nung kliyente mo na to, pero sasakit yung ulo mo. Which is dito naman, hindi ganun kalaki yung kikitain mo. Pero napaka-smooth naman ng inyong transaction. So parang, ayun, mamili ka. Kailangan mong mamili dito, Scorpio, kung ano ba yung tatanggapin mo. So yun ang yung nakikita ko pagdating sa finances mo. Yes, kung tinatanong nyo, maganda yung finances nyo, maganda ba yung sales niyo sa business niyo? Yes po, maganda. Talagang ano, makikita mo yung mga pinundar mo, yung stability na hinahanap mo sa isang, you know, yung mga hindi mo nagawa before, magagawa mo yan ngayon dito pagdating sa money mo. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Ingat po kayo always and more blessings to come, Scorpio. Bye-bye!